Siguro tingin ko preparado naman si Utol Emar sa mga sa material niya. Sigurado ako mas titindihan niya yung nakaraan niyang performance. At nandito naman ako para i-line mark lahat 'yon. Yes, gagawin natin yung katawa-tawa, yung mga linya niya. Ayun, ayun sa pakiramdam ko sa ngayon. Inaabahan ako pero alam kong magtatagumpay ito lahat tong buong gabi. Marami siyang binubuksan na ideya tungkol sa iyo at tungkol sa kanya at tungkol dun mismo sa laban na siguro para sa akin hindi masyadong nabibigyang pansin o hindi masyadong ina-appreciate ng karamihan ng mas nakararaming nanonood na dapat eh pareho lang. M-site ng galing niyang pumunto ng estilo. Isa yun sa talagang pag tinutukan niya yung angulo na yun, makukuha niya at mapapaliwanag niya ng maayos. Para sa akin, tingin ko naman nabigyan ko siya ng sapat na oras para mapaghandaan at syempre ayokong magpabaya. At di kasi nawawala talaga na na magta-try talaga ako ng iba't iba pang mga bagay-bagay na tingin kong pwedeng gumana. Yun, ganun pa rin yung paghahanda. Utol, MR, alam ko gagalingan mo. Syempre, pipilitin ko din ibuhos yung mga nahanda ko o kung ano man yung kaya ko ngayong araw na to. Sana walang magkamali sa atin. Sana mabuo natin yung material natin pareho para classic yung laban natin pareho. Yes. M-Site, good luck sa atin dalawa at kita tayo sa entablado. Bigay natin kung anong dapat at kung anong sagad natin. Second Sight 12, nandito pa rin, TIU Theater, Makati, huling laban na ngayong gabi, unang event ng taong 2024, Flip Top magigay para sa sarili nyo at para sa lahat mga kasama natin dito. Shoutout sa lahat ng mga represent collab, shoutout sa Buena, sa TMT VIP at sa lahat ng MCs na bumubuo na liga, syempre Flip Top staff palagi, Crown, Black Manila, RJC, Hypebeat, Branded, lahat ng tumutulong sumusuporta, Got Bars palagi, Motos Battle League, Polo Battle League, at sa kanan ko, representing Pasig at Leyte, para sa inyo, mag-iayit tayo lahat para kay M-Zyne. Respeto di hinihingi, sa akin ay iniigip, tinatapo, git ng daliri na lang natira, wala na tong peace pagkatapo. Yo, shoutouts nga pala syempre, Crown Manila palagi, Pastry Vapors, Hypebeat, marami salamat. Sa shoutout sa Flip Top, sa Breadit, yan, kung nandito man kayo, sa TPCM Macau, 100%. Syempre, buong Motos Battle League, sana supportahan nyo. At syempre, supportahan nyo rin yung bago naming content, Hip Camp. Yan. Sa kaliwa naman, silang Cavite represent, para sa inyo, mag-ingay tayo lahat. Para kay MR Industria. Inalaan ng lahat, hindi ito parinigan. Alaalay, palihim, padiin ang kailapan. Kalakaran ko ang mantsa sa langit ng kaulapan. Pinagdaanan ko'y iba, kargada ko sa galawan. Shoutout to Bukat Pinas, Inelika, Deep Top. Shoutout din palagi, Ingay Lika. At shoutouts nga pala sa mga 1 Minute Luzon na kasama natin dito ngayon. Mga bagong abang adyo sa liga. Nanalo ng coin to si M-Zyne. Pili niya mauna si MR Industria. Non-tournament battle to. Tig 2 minuto dapat. 5 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat, second sight, 12. MR. Bakit? Anong nasa isip nyo? Hiniisip nyo kung anong nasa isip ko? Ang nasa isip ko'y... Wala kang isip! Letrahan mo para lang sa mga mangmang!
Isa ka sa punot dulo, kaya ang teatrong pugutan ng ulo ay naging peryahang masangsang. Wala kang isip, M-Sai. Masisiba ka ngayon ng sibik at kultura at agham. Sobrang liit pa naman ang bokabularyo mo at ang bao mo'y pinamamahaya na lang ng langgam. Tapos ito ang estilong kinaugalian na ginahas at gasgas na gasgas na gasgas na gasgas na gasgas na gasgas na ng marami. Ito ang inyong estilong kinaugalian na ginahasa na ng marami. Mga baduy kayo, sabi ni Rame. Hindi na dapat pang dumami ang mga nangangating mga palad ngunit naghuhugas kamay. Kunwari, sasalaksakan kita ng makka, lumang panitikan, total wala ka namang makka, bagong nasasabi. Taimtim kitang kakatayin dyan sa lugar mong komportable. Kokonektahan kita ng morpe, mang ang kuryente ay doble-doble. At kung sasabihin mong hindi ito rekta, ay mahina na ang iyong kable. Flip-top game! 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 Kanina pa. Kaso yung tornilyo ni M-Site, kalawangin na, hindi na mapihit. Sobrang bagal ng evolusyon mo sa paglaki ng ulo, pabata naman ang isip. Sa kakarampot na salita, paikot-ikot lang, paulit-ulit-ulit. Nagtandaan at nag-idara na mga linya, ganun ka pa rin gumuhit, guhit, guhit. Huwag ka nang umukit, hindi ka bumabakas. Pangunahing tauhan nyo, mauuna pa sa pangwakas. Nasa pulso ka magsulat. Nasa pulso to magsulat. Rima ko tagalaslas. Tagatahi ka ng rima. Boses ko ang tagasastas. Taga Cavite ako'y sadyang matayog aking balangkas. Na kahit ikaw ay nasa taas, aking maibababa, 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 maiba, balangkas. May nag-iisip ng ererebat. Ipapaalala ko lang ha, ako ang salamin. Reflection ako ng iyong bawat isusumbat. Titulo, shing! Kayamanan, shing! Kasikatan, shing! Karangalan, ikaw po yan lahat. Pero aklat ko ang binabasa ng kaapu-apuha mo sa hinaharap. Salita ko ang sandata nila sa mga tao mapanakit. At tulad mong mapagpanggap, nais mo silang tulungan. Tumigil ka na mag-rap kasi ang sarap neto ratratin. Kasi dama ko masasama mong balak. Katawa mo'y pagpuputol-putulin at pipigain hanggang sa huling latak at ibuboro ng ibuboro ng ibuboro hanggang maging ganap na to na alak. Ano pang ginagawa mo dyan, Enigma? Pwede mo na tong itulak. Magaling. Kaso ayun na yon, yung sulat mo, naging peryahan lang naman tong entabladong to nung dumating yung leon na katulad ko. Sabi mo sa laban mo kay... Anong pakiramdam ng panghuling laban? Nakakabagot? Nakakainip? Ano ang kahulugan? Ito ang sagot dyan. Andito ka na sa level kung saan magkakasubukan kung tunay bang may kabuluhan o baka naman hindi lang dinadalaw ng antok kaya nagkakagulo yan. Ngayon magkakaalaman kung kaya mo bang lumikha ng ingay sa oras ng tulugan. Hindi mo ba natunugan? Ako ang pumili ng labang to. Para malaman kong ang mga buto mo ay matitibay talaga. Kaso dinig ko ang tibok ng puso mo na ang himigay ka ba kaya hinihingi pa lang kita, alam kong bibigay ka na. Gusto mong malaman ang pagitan natin, ikay lumapit, halika. Kung puno ka ng panguri, yung sakin pandiwa. Di lang basta gamit ng rima, balakarit ng sima. Di ba susukat ang talas ng dila sa gamit ng wika, kundi sa lalim ng hiwa. 10 taon na akong narito, may ilan na rin humarap sa akin na napahamak. At sa kakahanap, ang natagpuan ko ay balon. May lalim na walang lawak.
tila isang kahig, isang tukang, nakayukot, nakanganga. Nagtrabaho ng isang buwan para lang sumahod ng may mga kamaong nakasara. Gusto mo ng sunod-sunod na sapakan o kung gusto mo, sagbangan. Kaso mawawalan to ng pangalan. Dahil pagtapos, eh baka hindi nyo na makilala tong Ginoo sa aking kanan o kahit sa stilong kaliwaan, alam kong mainit ka ngayon. Kada laban ay kapanapanabik ng araw. Kung apoy mo ay San Telmo, ako'y palaging handa sa papalapit na araw. Kaya laging sayang lang ang mga sayang lang ang mga naubos mong alak at usok. Mali ka ng tinantya mo. Sa akin ka makipagsunugan ng baga, iiwanan kitang abo. Sunog, baga, abo, alam mo. Kailan may hindi to magiging handa sa dilubyong daladala ko. Kung hangad mo ay kasikatan, pasensyahan, hindi mo na panahon to. Mas magaling, mas may napatunayan at narating ako sa'yo. Hayaan mo lang na magyabang ako. Dahil sa oras na tumigil ang hangin, ang lagay mo alanganin at nasa mata ng bagyo. Mahilig ka sumilip sa hinaharap, tama? Hindi mo ba nasilip ang gabing to? Kung saan may nakita kang silid, paulit-ulit ang katapusan, tila inutangan niyang hindi na inimik, tila panaginip na hindi nakapikit, hindi makasigaw na katahikan niyang bibig. Sa dulo'y may lagusan at ako ang nakaharang, kung kaya't wala nang nakaraan, siya ay hindi nakabalik. Pero pagbibigyan kitang panandalian, lingunin lahat ng alaala mo matapos kitang balian ng leeg. Nagkamali ka ng dinig? Inaasahan mo ba'y walang humpay na panlalait at kumedya? Ako ay titigan mo ng mata sa mata. Malas mo at hindi ako naparito para magpatawa. Wala akong puntong ligaw, di man bubulahaw ng tulog, walang sisinuhing iba. Laman ng sulat ko'y purong ikaw, kaya hindi lang durog, pipinuhin kita. Galingan mo! Oo nga naman. Pero, base sa mga narinig nyo at narinig ko sa'yo, senyales siya ng malalim na depresyon. Natural, depresyon, hindi halata. Na ganito ang itsura ng makatang malungkot sa harap ng kanya mga pinapasaya. Namamanhid na panloob na sa palabas na ito niya lang na ipadarama. Hatang tanging lunas kong dala ay ang patayin ka kasi wala kang halaga. Tarantado, manipuladong, akala mo ikaw ang nang mamanipula. Puna ka ng puna ng mga ayaw mong maging, di mo napupuna na naging, ganun ka na. Ganun na rin ang iyong destinasyon na gawa mo pang ikumpara. Ang ginugol mong mahabang panahon, pero hindi ka naman na iba sa iba habang sulat ko inaaral. Literatura pampanitikan. Sulat mo tinatapal sa sigmura ng kabag ng mamamayan. Magsukatan na ng kalakal, hindi neto makukwenta aking kalakalan. Magmumukha ka lang veteranong kulang-kulang at yon ang iyong kakulangan. Bunga ka lang ng sama ng loob na pinitas ni Eva't Adan. Ang kaso, bunga ka ng kamangmangan kaya hindi ka kinagatan. Itinapungkat na bulok, inugat tumayog, naging ganap na puno. Pinutol sinunog, inuling naging lapis na mga estudyante ng ayaw matuto. At nang dinala namin sa pagamutan ay sinapian pala ng nuno. Alam nyo na yung kung sino, hindi ko na kailangan pang ituro. Bagkos, iduduro ng iduduro ang sulating nakasistema. Yung pantig, dinig na dinig, kapareho at kapareha. Nakakasukan at nakakasawa ang mga luto mong ibinibenta. Panlasang elementarya sa edad mo na 30, ang inang M-site yan. Ang bango pa naman ang pangalan mo. Ang lansa lang pag binabanggit. Ngalan ng Serene sa gubat na nais ni Sendlok Mabingwit. Kaya naman pala may buntot hasang at kaliskis na huli sa sarili niyang bibig sa kakabungisngis. Pwes magtitiis ka sa tistis na hindi nagmimintis.
pinong-pinong pang is-is, ninipisto kahit lumihis. Itong abnoy, bubuhusan ko to ng barnis. Sisilabang kita habang pinaghahataw ka pa ng arnis. At bigkis na nagbabaga mga bakalan sa katawan mo, ililingkis. Sabay ipapao kita sa krus nang maalala mong ikaw si Chris. Napakahusay mo magturo. Matalim ang diksyonaryo. Kaso nagkamali ka ng turo, maghanap ka na ng matinik na albularyo. Yung mga katulad mo ng estilong panglaban, puro na lang, ako ang. Mga alanganin bagsakan, kaya isa-isa ng nakomang. Para nga pa sa sining at masabing ikay higit na magaling sa kanila, kaso nga lang kung madali lang mahambing, ay paano naging kakaiba. Purong Tagalog, pero pagkatapos ng kada ikot, sisigaw ng time. Oh, wag mo ikaila. Asan ang paninindigan doon? Nabali na yung dating di magiba. Tangina, gagamit ng mga hindi niya alam na salita. Purong Tagalog, na may konting Ingles, walang isang salita. Mag-iipon na malalalim na kataga, tagpi-tagping pagsasamahin. Kung kaya't nagiging patapon, mali-mali pagkakasalin. Huwag nyo sa rima ibase, dapat may kalakip na imahe, kahit pa ilalim na dinali. Gato maging ibang klase, sa paggamit lamang ng tulay, may naitawid na mensahe. Galit sa mga mababaw, na dapat ngay magpasalamat ka na lang at sila ay yakapin mo. Isipin mo na kung wala yung mga yan, walang basihan yung lalim mo. Masisisi mo ba ang ilan na kung yun ang napili nilang daanan? Sa mata mo'y kahinaan at kapintasan, samantalang isa ka sa naaambunan ng pakinabang. Komedya ang unang tinangkilik sa liga, tama? Mga panoong hindi pa kami nahanap ni Enigma. Hindi naman kami nagtatago. Kung saan bilang palang ang malalalim at mga lirikal na naglalaro. Hanggang sa unti-unti nang naging pantay ang pagtanggap at hindi na nagkalayo. Ang punto ko dito, huwag kang bano! Kung walang mga namuhunan, walang industriyang lalago. Matuto kang rumispeto ng pagkakaiba, wala pa tayo sa sukdulan. Hindi pa yan ang ugat ng lahat. Ito ay piraso pa lamang ng bubog sa mga umaastang mulat na mulat. O ano na makalumang tao? Nagulat ka ba sa kaharap mong kawal? Na tila tukhang na sa panahon ng bato, biglang nilabasan ng bakal? Kaya bilisan ang hakbang ng matalisod. Magugulantang sa kada ikot. Nasa ulo mo ang tanda, kaya malabo yan ang makalimot. Pag natapa, pagkadakma, halaluhod, tapat sa bilog. Sa iiwanan kong marka, walang paghilom. Sariling wika ba? Sige, bukang bibig, bang bang sa taga-ilog. Para saan nga ba ang lahat ng to? Ano ang nais kong iparating? Nais kong matuto kang gumamit ng sandata na hindi nasasakripisyo ang galing. Kahit na alam ko ng lahat ng to ay baliwala, sapagkat ang tanging nais ng gawin ay ang magpaputok sa ulo na walang gamit na baril. Ibarat! Yan! Malit na ito. Diyan ka magaling! Totoo naman, nakita nyo naman, di ba? Diyan ka lilibing! Diyan ka nagkaroon! Diyan ka rin aagnasin! Pero, bago wala lahat, bungo mo ay bibiyakin, kukunin ko ang utak mo nang wala nang isipin. At ang iyong kaluluway, isisilang na ikaw pa rin muli itong magaganap muli ko na namang babanggitin. Tamang bara sa tamang oras sa tamang bara. Tamang tao sa tamang lugar, tamang punyal, tamang pagtarak. Nang industriyang batayang panlipunan pang nanghamak. Sumisining aking letra'y nakabubuo ng imahe sa utak, kaya nga nakapagtataka. Bakit nais mo kong gapiin? Ako ang iyong wika na dala mo kahit saang kadalhin. Nais mo kong pigilang lumago, muling gamitin at tangkinin. Nais ko lang naman ay muli niyo kong mahalin. Pagkat ang alpabeto mo ay pangalan ko rin, nagkataon lang na isa kang squatting. Ako pala si Emar. Teknikal ang material, materialis para teknikal. Spiritual, mamersonal, natural sa aking personal.
Eto, nanliliit lang tong mortal. Yung susi ko'y malasusi sa mortal na mga mortal at ng mga lokal. Kaya plasma, plasma. Matagal na kitang napapanaginipan. Niyoyorakan kita habang pinapaliwanagan ng totoong kadiliman. Wala ka sa dilim, Plas. Nasa lilim ka. Kaya Paulo at Paulo, yung pangalan yung dalawa, ialay ko sa aking ina, ibabalik ko sa Biblia. Maalam ko, hindi ito ang pangalap mo sa aking maging. Pero hindi mo kasalanan na pinili kong maging kalawakan kaysa sa pagnanasa mo sa aking maging isang bituin. Pero sa'yo ako nang galing, ma. Kaya kong higitan na mga kaya mong gawin. Kaya kong patunayan na mas makinangabituin sa pinapangarap kong dilim at isa ka sa patunay. Isang bituing lumilikha para sa akin. Dilim ko ang patunay na ako ang nasa likod ng kinang ng mga humahamak sa akin. Dilim ko ang patunay na ako ang kulay sa mga piyesa na mga itinatapat sa akin. Pagkat ang kadiliman mo ay kaya kong yakapin, kaya kong gunawin, dito ko nasusukatin, at kaya wala ako sa isa buhay para katayin ka't hindi nabuhayin. Sa aking kamay ka mamamatayan na napatunayang pangitain. Patunay lang na ang pangitain ay kaya kong totohanin at yan ang pinagkaiba natin. Tapos ka na? Mali ka ng tugon. Kung sinabi kong tapos ka na, hindi yung tanong. Maniniwala ka ba kapag sinabi kong kung ano ka ngayon ay ganyan kami noon? Kaso kung gusto mong tumagal, kailangan mo matutunang sumabay sa pagbabago ng panahon. Kaso ngayon, yung estilong akala ko'y limot ko na nanumbalik, pinagtuunan ng labis, tandaan mong mas madiin ang sulat kapag mapuro lang lapis. Yung mga tunog magkakawangis, puro komedya, pwe! Patayan tong inoohan mo. Sumigaw ka dyan at maglupasay hanggang mapaos. Sa digmaan, hindi inaalam kung sinong may mas mahusay na panday. Ang mahalaga, sinong buhay pagkatapos. Ebolusyon ka baka mo? Gaano man kalawak ka kagubatan, sa dambuhalang alon ay lunod, lahat ay wawasakin. At ang tanging matitirang nakatayo ay yung may ugat na malalalim. Nangyari ang hindi inaasahan. Nakulong at nagtigil ang mundo, binalot ng sakit at kahirapan. Pinilit na gawa ng paraan na maibalik ang mga laban. May salapi sa usapan, pero hindi salapi ang usapan. At nung nanumbalik na sa normal, kanya-kanyang pasiklaban, nagsisiga-sigaan. Hoy! Lumabas ka lang nung may araw nang nasisilayan, pero nung panahon ng taglamig, kami-kami nagsilaban. Nasaan ka nung ang sinasakyan mo muntik na mahulog sa bangin? Dahil may problema sa pagtakbo. Nakatulala ka lang. Di ka man lang kumuha ng pangkalso. Anigma, wag naman sana. Sakali na ang industriya ay muli mang maging alo, putang ina mo, walang iba, kami-kami pa rin ang sasagip sa'yo. Malutong ba? Malutong ba? Yan ang kaisa-isang murang na isulat ko. Ngayon mo sabihin na wala akong pagmamahal sa kulturang to. Sige kayo na, mga pinakamalalim, matalim, nakakaaliw, at mga nararapat na idolo. Di ko kailangan bigyan ng titulo pangalan ko. Yung pangalan ko nasa lahat ng titulo. Sapagkat kung ang tunay na buhay may basihan at sukatan ng husay, nagawa kong isa buhay. Isa ka lamang sa mga halimbawa. Isa ako sa patunay. At sa paglipas ng mga taon, ay may malaking pinagbago na. Nasa palaliman ka palang gumagawa na ako ng bangkat, tumatawid kabilang ibayo pa. Pero hindi ibig sabihin niya na ikay mahina. Sadyang paghinambing lang ay dehado ka. Nagpapatalas ka palang ng talim, hinahasa ko ibang tao na. Sapagkat matatapos din ang panahon ng pangangaso, may hangganan din ang pag-apak sa ganto. Pero kung sakaling mawala man ako, ang iiwanan kong pamana ay mga palaso. Ang disirasyon ay sa iyong tuhod, sa balikat, sa diyang katawan mo ang pagbubuntungan. At yung mga bakante naman, magmimistulang palat ang daan ng mga hindi ko pa napupuntaan. Ikaw ba ay naguguluhan? Ako ang bugtong na hindi masagot.
Bukod tanging nasa harapan mong hindi mo abot, mali ka ng nasilip. Dito ang hinaharap. Tanong ay bakit ganito? Napag-iiwan na ka na, Emar. Ang kalaban mo yung dating ako. At bago matapos to, at ang mga nakikinig mag-ingay, magaling ka naman, kaso nadala sa maling palagay. Mahusay bukod tangi sa mga naging kasabay, ang pagkakamali niya lang ay lumaban sa taong anumang sining ay kayang gawing pamatay. Ito, mag-ingay! Flip top, second side, 12. MR Industria versus M-Site. Mag-ingay ispang beses para sa kanilang pareho. Panalo tayo lahat sa laban na yun. Pero ang boto ng hurado, 3-2, mag-ingay para kay M-Site. Salamat, Side. Dugat Pinas, maraming salamat. Inilika, M-Site. Maraming salamat, MR, sa solid na laban. Para sa battle rap. Ako, sobrang hirap nun. Putang NAR, rap yan. Binoto ko sa M-Site. Dapat, ang plano ko, i-judge siya per round. Like, round 1, 2, 3. Kaso, parang bago matapos yung laban, parang na-realize ko na hindi ganun yung style ni M-Site talaga bilang MC. Pero sinabayan niya yung style ni MR at napatunayan niya na magaling siya sa paraan na yun. Kung si MR kaya gawin yung style ni M-Site bilang MC, kaya ni MR yun. Parang doon ko na lang binasi kasi sobrang hirap nung ginawa ni M-Site na lumabas siya sa forte o sa kasanayan niya para sabayan si MR Industria. Kaya binoto ko M-Site. Shoutouts kay Ige, kay Bok, kay Sir Barit, kay Alphonse Teo. Yo, Marshall, isa na namang laban na pinasisiyan na pumayag ako mag-judge. Strongest na MR, second round. Clear sa akin yun, sa kanya. Third round, pinakamalakas na round set. Ang ano lang, ang toss-up na talaga. Medyo tight nga sa akin yung first round. Siguro kung ganun, parang in overall ko, ano eh, nahatak ni M-Zite yung buong performance sa pagdating na round 3. That doesn't mean na ano na parang nakain yung buong rounds ni MR. Pero kung overall mo titingnan sa lahat ng elements ng battle rap, kung paano paano mag yung rap talaga na mas ano, mas pasok sa akin for battle rap. Kaya si M-Zite yung binoto. Yun, binoto ko M-Zite. Round 1 para sa akin klaro na pinakamalakas ni M-Zite. Ni MR pala, ni MR. Sinabayan talaga siya ni M-Site buong battle, pero round 1. Pumainsekto. Round M-Site. MR pala round 1 MR kasi mas maraming elemento yung pinakita niya. Yung lamatope, yung structure niya, mas refreshing, mas kakaiba. MR. Round 2, binigay ko din kay MR. May mga slip up si M-Site, pero nahirapan ako sa overall kasi sa round 3 nakulangan ako sa material naman ni MR. Tapos sobrang lakas naman nung kay M-Site na nabawi niya to the point na kahit binigay ko ng dalawa kay MR, mas binigay ko pa rin kay M-Site kasi pataas yung energy niya. Yun, so overall M-Site. Pero dikit. Pwedeng MR sa video. Sa ako sa judge sa M-Site versus MR Industria, unang-una sobrang saludo sa ginawa ni M-Site na tumawid siya sa estilo ni MR. Pero para sa akin yung 1-2-1 ni MR yun. Pareha sila nag-atake pero stricto pa rin yung ginawa ni MR. Mas marami pa rin kakaiba sa ginawa niya, mas tumatak siya para sa akin. Pero round 3 kay M-Site ko. At kahit sino manalo, sobrang deserve na pareho, sobrang galing. Pero MR yung binoto. Ayun, binoto ko si MR. Sobrang dikit lang halos, no? Round 1 kasi parang tabla. Pero doon na lumabas yung pagiging subjective. Pinili ko si MR. Then round 2, doon lumabas yung pinagkaiba nila. Mas nabivisualize ko yung sinasabi ni MR kaysa kay M-Site. Although malakas yung sinasabi ni M-Site, pero ang lakas maglagay ng information ni MR sa isip ng mga nakikinig. Which is yun yung number one weapon na dapat meron ng MC. And then round 3, bumawi si M-Site ng sobrang grabe dahil laylay si MR doon. Pero kahit ipasok ko yung score ni M-Site doon sa round 3, binawasan ko kasi siya ng points dahil naglabas siya ng cellphone. So, MR Industria. Boto ng Orado, 3-2. Napakagandang experience, M-Site, para makalaban ng isang M-Site.
ang ganda ng overall nun. Hindi ko rin in-expect yung magiging angulo ni M-Site na sa buong 3 rounds. Kakalikutin niya ng ganun yun. At sa performance ko naman, tingin ko nagawa ko yung gusto ko, pero yung third round ko, di ko trip. Pangunahing tauhan nyo, mauuna pa sa pangwakas. Nasa pulso ka magsulat. Nasa pulso to magsulat. Rima ko tagalaslas. Tagatahi ka ng rima. Boses ko ang tagasastas. Taga Cavite ako'y sadyang matayog aking balangkas. Na kahit ikaw ay nasa taas, aking maibababa, 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 maibabalangkas. Nag-iisip ng ere-repa. Solid para sa akin, solid. Actually, kahit manalo si MR, okay lang sa akin. Sobrang ganun kadikit na pakiramdam ko, pwedeng kanya talaga eh. Kaya yun, para sa akin, masaya ako na naging ganun yung kinalabasan ng laban. May konting dumi sa performance ko. Pasensya na kayo, hindi ako sanay na may ganun ako, pero babawiin ko. Babawiin ko sa susunod na battle. At yun, salamat pa rin at salamat din kay MR sa pagbigay ng ganung klaseng laban. Sobrang solid at doon ko napatunayan na putang ina, mahirap sabayan si MR sa estilo niya. Puta, pwede kang mamatay talaga, kaya yun. Kamali ka ng dinig, inaasahan mo ba'y walang humpay na panlalait at komedya? Ako ay titigan mo ng mata sa mata. Malas mo at hindi ako naparito para magpatawa. Wala akong puntong ligaw, di man bubulahaw ng tulog, walang sisinuhin iba. Laman ng sulat ko'y purong ikaw, kaya hindi lang turog, pipinuhin kita. Galingan mo. Kakalabas lang ng album ko, baka gusto niyong pakinggan. Alaala, ang daan ng mga tumakas sa Under Uprising Records. Bawat taon, gusto ko lumaro lang din ng lumaro, explore ang battle rap. Yun yung mga plano ko, tsaka mga tugtog, may mga paparating. Uprising, di naman nauubusan ng galaw. Ayun, syempre, Motos Battle League pa rin. At natrasado yung ibang event namin. Kaya meron kami mga buwan na tatlo yung event namin. Sobrang dami nun, sunod-sunod, abangan nyo na lang. Follow nyo yung page ng Motos Battle League at subscribe kayo sa YouTube channel namin. At gusto ko muna magpasalamat sa 100,000 subscribers namin sa YouTube. Nakuha na namin yung Silver Play button namin. Maraming salamat sa inyo. At sana supportahan nyo rin yung mga ginagawa kong content na mga camping, aka glamping nga daw, sabi nila. Sana supportahan nyo rin yun sa Facebook page ko. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin at sa buong liga, sa buong Flip Top Battle League. Salamat sa sumusuportang tunay, mapa online at live. Huwag natin piratahin, suportahan natin ng tunay at mag-iingat kayo palagi. Siyempre, shoutouts nga pala kay Ate Nina sa pagsuporta sa ginagawa kong to. At gusto ko siyang i-congratulate dahil napakahusay niyang maniniyot. At ayun, sana suportahan niyo pa rin ang liga at congratulations sa Flip Top. Maraming salamat sa lahat. Check. At muling nagbabalik nga pala ang pasasalamat namin sa lahat ng mga patrons natin na sumusuporta sa Patreon. Pasensya ngayon lang ulit, pero ibabalik natin to. Gagawin natin tuloy-tuloy ulit. Siyempre, pinakamalaking shoutout sa lahat ng iba pa rin pag live tier. Kay Tristan Van Excel Cadiz, kay Mark Luteria ng Tagig, kay Donnie Taday, kay Bossy Chug, at kay Attorney Rustico. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mag-ingay tier naman, nandyan sila Kent Martinez, Ralph Largo, J. Caps ng Cebu, John Paulo Gutierrez ng Bawan, Batangas, kay Todern, kay Ninoy Agsalud, kay Pastor A. from LA, Jans Perez, Kevin Belches ng Matalom Leyte, kay AB Antibacteria, kay Muhammad Abu Jihad Sema, at kay Lyre Chell. At maraming salamat ulit sa inyo lahat. Sa recognized tier naman, kay Miss G, kay Kenley Estrella ng Alberta, Canada, kay Morris Mempin and Bean Mempin na bagong panganak niya, mula representing Bustos, Bulacan nga pala, Chicago, Illinois, kay Yagi Olaguera, kay Michael Joe, kay Drick Mel. Maraming salamat sa inyo. At sa huling tier natin, sa represent, kay Arthur De La Rosa III, kay Mark Jonel, kay Hermel Baloloy, kay Alvin Ortiz, Stanley Christian Lopez, J.
James De Ocampo, Topher Vizcara at kay Angeline De Dios. Maraming maraming salamat ulit sa inyo lahat, lahat mga patrons natin. At i-anunsyo ko na lang din, papaguin na rin namin yung sistema ng tiering natin para sa Patreon, para sa mga susunod na buwan pa, para mas maging standardized lang din. Abangan nyo na lang yan. Ganun pa man, maraming 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 salamat ulit sa inyo lahat ng mga patrons natin mula ng pandemya pa hanggang ngayon, na tuloy pa rin nagbibigay gasolina sa atin. Sana nagustuhan nyo yung mga uploads at sana makanood din kayo ng live balang araw, lalong-lalo na yung iba pa rin pag live tier sa mga hindi pa nakakapag-claim. PM lang kayo, magpakilala lang ulit kayo at maraming maraming salamat ulit. Yeah.